Guys, aku pala si Mary Antoinette Miranda. Welcome to my shining! Hello guys, so ang vlog ko ngayon ay story time ko, yung mga pinagdaanan ko. So, ang story ko naman sa nangyari sa akin ngayong 2020. So, parang ngayon mas patinti ang problema ko ngayon. Una, nagka-COVID. May COVID ang buong mundo. Pangalawa, nagkaroon ng bagyo. Isang beses nagkaroon ng bagyo. Tapos, ngayon guys, medyo mahirap talaga ang pinagdadaan ako ngayon sa buhay ko. Ngayon lang mahirap gumawa ng paraan sa gasto. Siyempre, mahirap pinagdaan sa buhay ko yung ma-scam ka. Yung dati na-scam ako, mahirap. Tapos, eto guys, advice ko na sa inyo, kung mag-loan kayo, make sure na tayo naked. Kasi ako, na-scam ako yung nakaraang taon. Na sobrang hirap talaga ng pinagdaan ako talaga. Na parang wala ka tigil-tigil na problema. Yung isip mo, saka kukuha ng pera, matapos mo yung ano. Kasi mahirap makipag-usap sa mga bumbay na sumumang hirap. So, kasi ako pinagdaanan ko talaga na yung parang walang wala ka na talaga. Yung parang super walang wala ka talaga. So, guys, para sa akin, kasi ako, pinalipas ko na lang yan. So, another problema ko na ngayon. So, siyempre, pera na naman, daming nakautang, ganyan. So, advice ko lang na sana kapag nangutang tayo na matututulog pa rin. Pero kung matitili, pwede naman pakiusapan. Ganun lang naman kasimple. Saka, kasi minsan, kapag wala tayong ganun, may ulo natin, diba? Parang, ganun. Kasi nung high school ako, kasi, tama yung high school ako, medyo lagi ako umiingi sa mama at papa ko, ganyan. Kasi nung nag-graduate ako na high school, parang, kasi di pa ako masyado pinapayagan ng parents ko magtrabaho. So, ginawa ako, nag-alaga muna ako ng pamangkin ko, tapos inalaga ako papa ko, na-instruct siya. So, siyempre, ang hirap pala pinagdanasan talaga sa buhay ko na dati nung wala ka talagang trabaho, talaga may hirap talaga ang buhay nung walang trabaho. So, siyempre, talagang super hirap talaga. Kahit may trabaho ka man o wala, mahirapan ka. Lalo na kung gastusin ka. Kahit everyday sahod mo, kung mababa naman ang sahod mo, ganun talaga ang buhay. Na kailangan, kapag everyday sahod natin, kailangan magtabi tayo. Kasi para iwas utang. Di naman masama mga utang, pero kasi ang pag-uutang at parang emergency yata. Wait, may nag-comment. So, mamaya na lang yan. Kasi mahirap talagang sa buhay na talagang wala pa ako anak, problemado na ako sa buhay ko. Hindi ko alam guys, bakit gano'n na ba, yung ipon ko na ko sa alkansya. So parang nagsisisi ako na nagastos ko yung alkansya ko. Super masakit sa akin nangyari na mawala ka ng pera, in-scam ka nga, parang gano'n. Sorry ko naman kasi medyo pagka minsan. Ganun talaga pag walang-wala ka. Siyempre po sino hindi ka maiinit sa ulo mo. So, kailangan iwasan natin mag-i-stress. At alam ko naman nandiyan si God para tulungan tayo sa mga problema.
So, ang problema ko talaga, ngayon, super hirap talaga ang buhay ngayon. So, para sa akin, about me, kasi ako nahirapan rin ako sa mga nag-iipon. So, kaya nga parang gusto ko mag-tobol kayo. Kasi, siyempre, itong YouTube na to, wala, sasawuran ka pa kaya maka-1K subscribers ka. So, guys, sana dumagdag yung subscribers ko, guys. Para, makatulong kayo. Para matulungan nyo ako. Kasi, mahirap talagang buhay ngayon talaga na ng trabaho, kahit may trabaho. Kasi minsan pag may trabaho, tayo pagpagod tayo, lagi tayo nai-stress sa mga katrabaho natin. Ganun talaga. Kasi minsan din natin may iwasan kasi everyday pagod tayo, tapos isang araw na tayo may day off. Yung ibang katrabaho mo, 2 days day off. O diba? Tang ka pa. Yan! Gani. So, para sa akin ako, lahat ng mga paghihirap ko o pagsubok na pinagdaanan ko ay kakayanin ko dahil hindi ako bababayaan ni God. Laban, go, fight, don't give up. Pagsubok lang yan. Siguro pagsubok ka ay may magandang kapalit ito. Siguro kaya pinayakaya sa una. Pinagatayo ni God ng pagsubok na mabigat. Kung hindi kaya, magpunite. Pero kung kaya, go lang. So, kung walang malawak tayo gagawa ng hindi maganda, guys. Yung paraan naman niya, pwede mag-apply. Kasi ngayon December kasi mahirap kasi mag-apply ng trabaho. Baka next year na, sa January na. Kasi January talaga applyan ng trabaho talaga. Kasi ganun ako dati sa computer shop. Dati nag-apply ako noong November. Pero dati, si Mark ang tinanggap. Kasi ito ako pwede nung dati dahil tumulong ako kay ate ko sa Kuya Anthony dati sa pag-ano nila sa mukha. Dati akong tinutulong ako sila kaya hindi ako pwede mag-computer shop. No! Ngayon nung nag-start na ako sa computer shop, 2017, January 5. Kasi pinayagan ako ng papa ko. Papa ko talaga hindi talaga ako pinayagan magtrabaho ninyo. So, nung nag-expire ko magtrabaho, nakakapagod din pala. Nung unang trabaho ko, yung first time, nakakapagod din pala. No? Yung feeling mo na lagi ka may hawak ng pera. Yung parang pilipin mo. Ngayon, nung naisip ko na, ito babasahod mo, yung parang go ka pa rin. Kasi guys, ngayon man lang talaga maupo sa tao ng pera. Kasi yung mga meta pinagagastusan, pagkain, kuryente, tubig, wifi, cable, kung ano man yan. Lalo pag may mga anak tayong mga baby na kailangan umili na diaper, gata, gamot nila, lalo pag may mga sakit, vitamins nila. Ako wala pa ako anak, medyo nahihirapan na rin ako. So ako nagsisisi ako guys, nung nangyari sa akin na yung scam ako, super pagsisisi ko talaga. Na sana huwag na maulit, ayoko na maniwala. Kasi ang talaga yung legit talaga nagpapausa ay ang Bumbay talaga. Oo, Bumbay talaga ang hanis talaga magpautang. So, para sa sarili ko, kasi ako di ko matay mautang sa Bumbay. Kasi medyo masungot ang maningin ng Bumbay yung sa Bumbay sa akin. Grabing maningil, sungit-sungit. Kasi ako guys, dapat, parang tayo magbayad, may utang tayo. Pero kung muna tayo magbayad, pwede naman pakiusapan na lang. Kasi mahirap kasi sa mga ganyan situation na. So, ngayong December, uso talagang maloko ng kapwa talaga guys. So sana huwag natin gayahin yun guys. Kailangan maging magtrabaho tayo ng marangal. Yun ang advice ko sa inyo. Kailangan maging magtrabaho tayo ng marangal, maghihanis tayo sa buhay, at huwag bala akong maging masama na gagawin. Kasi kapag kumuha tayo ng masama, magagalit ng Panginoon.
So, kailangan huwag na huwag natin gagayahin yung mga ginagawang masama. Mga ibang bagay na hindi dapat pwedeng gawin. Kasi, parang ano eh, hindi kayo magtataka rin eh. Kasi ako dati gumagawa ko ng masama. Kasi lahat naman tayong tayo kasalanan eh. O, diba? Lahat tayo may kasalanan tayo sa Diyos. Kaya nga pag tayo ay nagkakasala, humingi tayo ng patawad kay Lord sa simbahan. O ikay sa kaman. O born again. O Christian. O kahit ministry. O kahit ano pang religion. So guys, kung naman ang pagsubok naman natin sa akin, huwag kayo sumuko guys. Laban lang. Kung maubos ako ng pera, huwag manghiram na lang. Basta matuto tayo magbayad. Depende, kasi kailangan talaga mag-ipon talaga tayo para hindi tayo makautang. Totoo yan guys. Kaya mabuti nga everyday sahod ko. Kasi dati kinse, dati katapusan ng sahod ko eh. Para ko na, kasi nagagastos din mo pag everyday, pero pag kinse na, hindi naman naiipon. So, sige guys. Kaya advice ko lang, kapag may prepare sa buhay, huwag kalimutan itasal si God. Si God bahala dyan. Si God masusolusyonan ang ating problema. So guys, maraming salamat po sa papanonood ng vlog ko. And sana huwag kayo mag-tone, forget, subscribe to my channel. And like and share. So guys, ito na ang pagtatapos ng ating vlog. See you next time. Bye!